nasa 4,011 ang bilang ng patay sa paghagupit ng bagyong Yolanda. Base po yan sa tala ng NDRRMC. Samantala, ang ilang may sakit na taga Tacloban, Leyte ay nakaligtas nga sa bagyo. Pero nalalagay naman ngayon sa panganibang buhay dahil sa kakulangan sa pasilidad ng ospital. Nakatutok si Chino Gaston. Sa bawat pisil ng handheld ventilator, pinalalawig ng mga anak ni Mang Buenaventura Arota ang kanyang buhay. Nagkikipaglaban siya ngayon sa pneumonia. November 15 nang dalhin siya sa Eastern Visayas Regional Medical Center. Magdamag, nagpapalitan ang kanyang mga anak sa manumanong pagbomba ng ventilator. Ang kanyang asawang si Asuncion, hawak ang kanyang mga kamay at pinalalakas ang kanyang loob. Bukod sa nabasa ng tubig sa kasagsagan ng bagyo, tila na trauma raw ang kanyang asawa nang mawasak ang kanilang bahay at nasaksihan ang indi ng epekto ng bagyo. Bakit ba naging ganyan yung kondisyon niya? Kasi nabasang-basa pa sa may loob ng bagyo. Opo. Parang na-trauma pa rin siya. Para maibsan ang paghihirap ng ama, kinantahan siya ng kanyang babaeng anak na hindi napigilang lumuha. Minamadali na ng Department of Health na muling maayos ang mga nawasak na pasilidad ng ospital na ito. Meron ng generator at ilaw pero wala pa rin ventilators na makakatulong sana kay Mang Buenaventura. Marami ang naghihintay na pasyente para maoperahan. Ang mga sanggol na paiinitan lang kapag tumatakbo ang generator. Walo na ang mga namatay na sanggol dahil sa kawalan ng pasilidad at komplikasyon. Prioritize na akong priority ko itong restoration ng what you call this government, kasi being the biggest facility here and most of our people are coming in, improving the ward, improving the, as I said kanina, mga facilities that will provide the usual operation of the hospital. Punuan ng mga ospital na bukas sa Tacloban City. Ang DOH, tinake over na ang 2 private hospitals, mabalik lang ang serbisyo medical sa lungsod. Isa na rito ang Divine Word Medical Center kung saan kasalukuyang tumutulong ang South Korean Medical Mission na magpatakbo ng ospital. Kompleto ang mga pasilidad dito, pero apaw ang mga pasyente. 6 na doktor at 10 Korean nurses ang nanggagamot dito mula pa noong November 12. Many patients infectious patients, so many, and children. Ilang oras matapos kapanayamin ng GMA News si Bernard Salutan, ama ni Baby Bernard na may congenital heart disease noong November 17, binawian ng buhay ang sanggol. Mano-mano rin siyang binobombahan ng oxygen ng kanyang mga magulang dahil walang ventilator sa ospital. Bagaman marami ang nagpahayag na gustong tumulong sa kanya, huli ng lahat. Mula rito sa Tacloban City, Chino Gaston, Nakatutok, 24 Horas.